mga libro ang napinsala nung bumaha ang isang eskwelahan sa Malungon, Sarangani. Sa Laguna naman, hinatiran pa ng gamit pang eskwela ng isang guro ang dalawa niyang estudyante para lang hikayatin silang pumasok. My report, si Ian Cruz. Nagmisulang fish pond ng compound ng Malandag Central Elementary School sa Malungon, Sarangani matapos bumuhos ang napakalakas na ulan kahapon. Hanggang bewang ang tubig sa mga classroom. Mabuti na lang at holiday kaya walang naabalang mga estudyante. Pero ang mga libro at iba pang kagamitan, basang-basa. Pumapasok yung tubig kasi yung canal system ba, hindi masyadong ano. Yung mga books, basa lahat. Electric fan namin, basa lahat. Mga TG ko lahat. Sira, basa. Ayon sa district supervisor, maliit ang drainage sa lugar na daanan sana ng tubig. Hanggang kanina, may tubig pa sa ibang silid kaya sa covered court muna ng klase. Nagtulungan na ang mga magulang at tauhan ng BFP Malungon sa paglilinis. Si Teacher Melissa Camille Consejero naman na taga Nagcarlan, Laguna, tinawid ang kawayang tulay para mabigyan ng gamit pang eskwela ang dalawang batang ayaw na raw pumasok dahil walang mga gamit. Ikinatuwa ito ng mga bata at kanilang mga magulang. Sa bayan naman ng Santa Cruz, hinangaan ang 52 anyos na lola na grade 6 sa Bagong Bayan Elementary School. Dahil sa kahirapan, napilitan daw si Lola Rebecca Bartolome na huminto noon sa pag-aaral at mamasok ang labandera kasama ang ina. Naninibago po. Gusto ko talaga matuto kasi maganda rin po kasi may kaalam niyo talaga. Nag-assess po po kami kay Mami pero sa nakikita ko naman po, mabilis pong makapick up si Mami. Ian Cruz, GMA News.